Good morning, sunshine. So today I'm going to have my COVID-19 vaccine. Let's go. Done with my vaccine. Yay! Hi guys, I just had my vaccine and now I'm going home and just waiting for my bus. See you later, bye. First vaccine ko ng COVID. Ta-da! Kita niyo kanina sa aking video. Ang next na schedule ko is sa 21st of February for my second dose. Today, ako palang nagpa-vaccine kasi ako lang naking schedule. Next na si Daddy. Hi guys! Welcome back! I'm here, Mr. Explorer! Time, don't be surprised. We have a vaccination. It's your schedule. It's my schedule today. So see you later. Bye. Wala pa. Wala pang tulog. Papatulog pa lang. See you later. Hi guys, I'm back. Dito na po ako sa company accommodation. February 3, 2021 today, scheduled for vaccination. Kung si Mrs. Explorer sa Dubai Police Headquarters, ngayon dito naman ako, which is convenient dahil malapit lang sa aming tinitirhan. So, bakuna na tayo. See you later! Pwede naman. Pero okay na naman. May tao na makukuha ng ticket na baka. Isang malalim ko ah. Result ko. Magkita kaya ng paraan ko. I'm back. Just to let you know, I'm now vaccinated. Here's the proof. Kidding. Now, I'm going home. Wala, hindi na lang. Kasi ang panito yung ako pa, lalaki ko talaga. Ako pa, kadami na. So how's your turok? Chocolate! Can I see your turok? Can I see your certificate? Here. Tada! Bakit ito sa inyo sa akin iba? Iba sa'yo? Yeah. Yeah. Can I see that? Probably.
how did we get our COVID-19 vaccine application? Actually, it was arranged by our company with coordination with the road and transport authorities. All we have to do is just to complete the consent form provided by our company if we are willing to have the vaccine or not. And if you are willing to do so, the company will arrange your schedule and also your transportation going to the facilities. Other option is, if you are based here in Dubai and if you want to have the vaccine, you can arrange your appointment by using the DHA application, which you can download in your mobile through Google Play or App Store. What are the things that you need to bring if you are going to have your vaccine? First, you need to bring your Emirates ID. Second, you need to bring your own pen. And third, if you're under the company arrangement, you need to bring your company ID. Before taking the vaccine, they will ask you to sign a form. And that form indicates that you have acknowledged that all of your queries has been answered. And you have agreed that you are going to take the 2 doses of the vaccine. And having the vaccine might cause some side effects. And you have understood that the vaccine has been registered based on the fulfilling of UAE standards. And by signing the form does not waive you from any of your medical and legal rights. And lastly, you have understood that you still have to take precautionary measures to avoid the infections from the coronavirus. I just mentioned about the side effects. So here it is, ta-da, in the screen. For women like me, if you are planning to have a baby or if you are currently pregnant, you are not allowed to take the vaccine. Hi, Tech Explorers! We're back! Yeah! So, bago namin tapusin tong video na to, we are going to share kung ano yung naging experience namin after nung first dose ng COVID vaccine sa amin. Alam niyo ba kung ano nangyari sa amin? Alam niyo ba? Yun na nga! Nagkasakit kami! Mm-hmm. Pero bago yun, nag-take effect yun 2 days after nung vaccine. Yes, 2 days. Hindi siya katulad nung iba na after nung vaccine nila, naramdaman na nila yung side effect, yung sakit ng ulo, sakit ng katawan, nilagnat. Sa amin hindi. Mm-hmm. Yung during lang ng vaccine, on that time talaga, is parang, syempre, mabigat lang yung pakiramdam mo, tinurukan kayo, nilagyan ka ng gamot sa katawan. So, yun lang yung feeling namin, parang mabigat lang yung ulo namin or mabigat lang yung pakiramdam namin. Nag-take effect talaga siya after 2 days. Yun na. Una, inubo kami. Inubo. Tapos, nilagnat. And then, ayun, nagka-plema na yung ugo namin. Tapos may sipon. May sipon, tapos back pain, yung ganyan. Back pain, sakit ang ulo. Yung kapatid ko, nag-vomit siya, nagsusuka siya. Sa kanya, medyo malala. Kasi hindi namin alam, utak nun malala rin. Pero yun na nga, sa aming tatlo, ako yung unang, syempre, ako yung unang tinurukan. So ako yung unang nasa kasi ng hawa. Hindi ako nang hawa, no. So yun lang. Pero hindi siya masasabi namin hindi pa siya COVID, nag-expect na mag-COVID. Oo. Which is nandun yung mga masasabi mong symptoms. Uh-oh. Pero hindi namin masasabing COVID talaga siya. Kasi may panlasa pa naman kami, right. May pang-amoy pa naman kami. Tapos yung kapatid ko, nagpa-check up, sabi lang sa kanya ng doktor, yung normal lang yan. Normal naman, mag-take ka ng gantong medicine and then, yes. Okay na. Oo, tapos yung mga medicine na ininom namin is Panadol, paracetamol. Tapos yung mga syrup para sa ubo tsaka sa plema. Mm-hmm. Tapos nagsuob din kami. Nag-steam. Steam inhalation, no? Oo, yung pakulo kami ng mainit na tubig tapos nilagyan namin ng asin. Tapos nagkulob kami sa kumot. Yeah. Papakita ko sa inyo dyan sa nasa screen. Tama. Yung si Daddy nagsusuob. How is it? Good.
good. Refreshing. Ang ganda ng epekto nun sa amin ah, kasi pero parang naging maluwag yung ano, pakiramdam namin. Oo, nakakagaan siya. Nakakatulog. Yung na, yung sa... Ayun, narinig niya yun. Inuubo siya. Nagpapapansin. Yun, yun niya. Nakakagaan ng feeling yung pagsusuob. Actually, nakatulong talaga siya, lalo na ngayong winter dito sa lugar kung nasaan man kami. So, siya, hindi ka pinagpapawisan. Kahit lumabas na kayo, mag-exercise ka dahil naman namin, hindi ka pagpapawisan. So, nakatulong sa amin yung pagsusuob. Pagpawisan kami. Oo, as in, ang sarap sa pakiramdam. Nakakagaan ng feeling. Kailangan mo, nag-jogging pa ako, pero parang baliwala. Oo, nag-jogging siya na. Parang talagang inisip niya, baka makatulong yung pag-jogging. Parang hindi bagsak yung katawan niya. Pero yung, yun lang, failed. Kasi malamig nga sa labas. So, useless yung kanyang pag-jogging. Pero yun niya, napakalaki lang ng ibang tao na nag-take ng vaccine tapos hindi talaga sila nagkasakit. Ibig sabihin, mataas talaga yung immune system. Immune system nila, oo. Pero kasi hindi din naman lahat nagkakasakit at hindi din naman lahat hindi nagkakasakit. Depende talaga sa katawan ng tao yun eh. Nagkataon lang na sa aming tatlo, hindi ganun ka lakas yung immune system namin. Siguro dahil tumatanda na. Parang, kulang sa exercise, ganyan, syempre, work na, pagod, puyat, ganyan. Kaya, ayun, advice namin sa inyo, okay, masyadong magpapakapagod, alagaan yung sarili. Stay healthy, no? Yes. Keep exercise, no? So, dito namin tatapusin tong video na to, at see you doon sa part 2, after nung second dose ng aming vaccine. Hopefully, hindi na tayo magkasakit. Sana naman, hindi na. Sana. Pero nga pala, yun nga sinasabi ng doctor or ng nurse na magtuturok sa'yo, hindi porket na-vaccinan ka na is you're free from COVID. No, na-immune ka na sa COVID. Yes, no. It doesn't mean na okay na. Ang ano lang nila is matulungan lang yung katawan mo na labanan yung virus. So, ina-advise pa rin nila sa'yo na mag-take precaution ka pa rin na ingatan mo yung sarili mo, gumamit ka pa rin ng mask, sanitize, yung mga safety precautions para labanan yung COVID. Gawin mo pa rin yung social distancing. As much as possible, keep distance, no? Kung sa bahay ka lang, wala ka mang ibang magandang gagawin sa labas, bahay ka na lang. Bahay ka na nga. Stay at home. Stay home. Yes. So, guys, again, natapusin na namin itong video na to. See you sa part 2. Don't forget to like this video, and if you are new to our channel, please click subscribe. The notification bell. Subscribe muna. Please click the subscribe button and the notification bell para notified kayo kung meron man kaming bagong videos. Right. So, bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you for watching! For more videos, just click the below link. Don't forget to subscribe! Bye-bye!